mga manay, welcome sa ating kusina at ngayong araw tara tuturuan ko kayo kung paano gumawa o magluto ng masarap, napakalambot na putong bigas. So dito simple lang yung aking mga gagamiting sangkap na pwedeng-pwede mong subukan para makapag-start kang magnegosyo. Kaya naman wag na nating patagalin, tara na at atin na ang umpisahan. So ayan, nakaready na yung mga kailangan nating sangkap sa ating pagluluto ng putong bigas. So dito sa ating recipe, napakadali lang sundan at pwede nyo kagad pag-aralan para sa inyong pagninegosyo kasi napakatipid lang ng ating mga sangkap na gagamitin. So una, kailangan natin ng rice flour. So ito po ay giniling na bigas. Ngayon, sa mga magtatanong kung saan ito nabibili, meron na rin po nito sa online, meron na rin po sa mga grocery at meron din sa mga palengke. So, magtanong lang po kayo sa palengke, sa mga grocery na malapit sa inyong lugar, ang hahanapin niyo po ay ito. Hindi po ito sponsored ha. So, rice flour yung inyong hahanapin. Kasi yung ibang nabibili ay glutinous rice flour. Malagkit na bigas po yun. So, ganito. Ngayon, kung wala pa rin kayong makita, pwede naman kayong gumamit ng blender, food processor, magiling na lang kayo ng bigas. Then, kailangan ang gamitin na bigas ay yung magandang klase. Hindi po yung matigas para maganda po yung pagluto ng ating putong bigas. Then, meron tayo ritong konting asin, konti lang para pambalance. Tapos, gagamit tayo ng 2 1/2 tablespoon ng baking powder. Meron din tayo ditong, ito yung kanin lamig. Yan. So, nakikita ninyo, kailangan magandang klase rin na kanin yung inyong ihahalo. So, parang ito yung magiging improver ng ating putong bigas para hindi siya buhaghag na parang dry. So, magiging maganda yung kalalabasan, malambot na maalsa. So, ayan. 1 cup lang yung ating kailangan. Then, meron tayo dito nga 1/3 cup ng white sugar sa asukal natin. Pwede nyo yung dagdagan. Pwede nyo rin bawasan. Or kung ayaw nyo naman ng may asukal, pwede rin naman nawala. Then, gagamit tayo dito ng 1 1/2 cup ng tubig. So, sa tubig po natin, tatansyahin nyo pa rin kasi depende po ang pagkain po ng ating rice flour ay depende po sa ginagamit natin na giniling na bigas. So, may tendency na pwedeng matakaw sa tubig or mayroon naman na sakto lang. Kaya kailangan i-adjust nyo pa rin po yung paglalagay ng inyong tubig. At para mabango naman yung ating puto, maglalagay ako ng vanilla. Yan. So, French vanilla flavorade yung aking gamit. Maglalagay tayo. Or pwede kayong gumamit ng pandan leaves. Kung meron kayong tanim sa inyong kusina, sa inyong bakuran, ayan. So, napakasimple lang naman ito. Gagamit tayo dito ng blender. Okay? So, kukuha tayo ng isang malinis na lagayan para pagsama-sama yung ating mga sangkap. So, ang una nating ilagay ay yung ating giniling na bigas o rice flour. Ayan. Masarap to ipare sa dinuguan. Kasi nagluto ako nung nakaraan, diba? Ito yung masarap ipares yung putong bigas. Then, yung ating baking powder. Tapos, yung ating asin. Marami kasi ang nagtatanong na yung iba. Minsan, manay, ba't hindi umalsa? May tendency kasi minsan na nabili natin na baking powder na pampalsa ay singaw na or expire na. So, talagang hindi po aalsa yun. Kaya mas mahinam kung matagal nang nakastak sa bahay ninyo yung baking powder, ilagay nyo muna sa tubig. Dito sa gagamitin yung tubig. Once na bumubula, nagbabubble, ibig sabihin active pa yon. Then, yung ating tubig, yung ating sugar. Okay? Ayan. Tapos, yung ating tubig. So, kung gusto nyo mas malinam na, mas malasa, palit nyo rito gata. Coconut milk, or gusto nyo naman ay pwede rin ang gatas. Yung gatas na malabnaw. Then, mix lang natin. Ayan. So, dapat ang kanyang texture ay hindi po sobrang lapot. Kailangan ganito lang. Yung sakto lang po yung lapot para maganda yung alsa ng ating putong bigas. So, kailangan ma-assure natin na natunaw po lahat. Ayan, wala tayong nakikita ang buo-buo na rice flour. Ngayon, maglalagay lang ako ng konti lang na vanilla. Ayan. 1/2 tablespoon.
Then, mix lang natin. So, kapag na-mix na natin ng ganito, so, pansin nyo bumubula, diba? So, active yung ating baking powder. So, ang gagawin na natin dito ay ilagay na rin natin. Pwedeng paghalu-haluin kasi ito. Ilagay na rin natin yung ating kanin lamig. So, kailangan yung kanin lamig na ilalagay ninyo ay hindi po yung tawag doon yung wag-wag o yung maalasa. Hindi pwedeng ganun. Kailangan yung malambot na kanin lamig. So, ito kasi yung makakatulong para maging improver ng ating putong bigas. Then, gagamit na tayo dito ng ating ayan, ng ating blender, no? So, pwede naman kung ayaw nyo lagyan ng kanin lamig, pwede naman. Pero mas mainam, kung gano'n ang gagawin ninyo, gawin ninyo is i-rest nyo muna at least mga 30 minutes yung inyong butter para po gumanda yung texture bago natin i-steam. Pero kung may kanin lamig, mas maganda po talaga sa puto yon. So, lalagay na natin to sa ating blender. So, ito na yung ating gagamitin na ating blender. So, ilalagay lang natin sa loob itong ating mixture ng ating putong bigas. Then, i-blender lang natin to hanggang sa maging smooth. Pinong-pino yung kanyang texture bago natin i-steam. Then, takpan natin. Ayan. Then, saka natin i-blender. So, kung mapapansin ninyo, lumalapot yung texture ng ating putong bigas. Okay? So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, pag ganito kalapot, sabi ko nga sa inyo, hindi pare-parehas yung kain ng ating gagamitin na bigas sa ating puto. Kapag ganito kalapot, mag-a-add tayo ng half cup ng tubig. So, bali dito, ang tubig na nilagay na natin dito ay total of 2 cups ng tubig. So, haluin ko lang. Then, i-blender ulit natin. Para magpantay yung kanyang lapot. So, gilingin ulit natin. So, ayan, okay na. Basta na-mix lang natin. Then, pwede na natin itong tanggalin dito sa ating blender. At pwede na natin itong ilagay sa ating mga molder na gagamitin sa ating pag-i-steam. So, dito ay gagamit tayo ng dahon ng saging. At syempre, yung ating mga molder. So, napakadali lang naman. Gumupit lang kayo ng sukat na saktong may papasok natin sa loob. Or kailangan yung may sasobra din siya. Ayan. Sisiksik nyo lang. Then, ikakat natin yung sobra na dahon. Or kung meron kayong puto molder, pwede rin naman yon. Maganda lang po talaga siya na ini-steam sa dahon ng saging kasi nagbibigay din ng dagdag na aroma sa ating puto. Tapos, ikat natin yan. So, ang kalalabasan niya ay ganito. Gaya nito. Then, dahan-dahan na natin lagyan ng ating putong bigas. Huwag niyo pong pupunuin ha, kasi yan po ay aalsa pa.
At dapat meron na rin kayong pinapainit or pinapakuluan na tubig dahil diretso po natin ito isasalang sa ating steamer. So kung gusto niyo mas marami ang magawa, doblehin niyo lang itong ating recipe na ibinahagi ko sa inyo. So isa to sa madaling ibenta kasi yung ating ingredients na ginamit ay napakasulit lang. Then pwede tayo maglagay dyan ng cheese sa ibabaw or kung ano mang gusto nyong pang toppings gaya din ng salted egg. So ayan mga manay, dahil nakulo na yung ating tubig ay pwede na natin itong isalang sa ating steamer at i-steam natin ng mga at least 10 to 12 minutes or depende sa molder na inyong gagamitin. Mas malaki ay mas mahaba ang minutes na ating pag-i-steam. So, eto na po mga manay, check na natin. After 12 minutes natin pag-i-steam, grabe, napakaganda ng pag-alsa ng ating putong bigas at napakaputi. Kaya naman mga manay, subukan nyo na itong ating recipe para pwede nyo na umpisa na pagkakitaan. Isang masarap na kakanin na talagang mabilis pong ibenta at syempre sulit yung mga sangkap na ating ginamit na hindi po masakit sa ating bulsa. So, bali dito ay magsasalang pa ako ng ating mga naiwan pa rito na butter ng ating putong bigas. Pwede nyo rin po itong lagyan ng iba't ibang flavor gaya ng ube, pwede rin po ang buko pandan, at kung ano po ang gusto nyong flavor ng inyong putong bigas. So check na natin yung ating huling isinalang. Grabe, napakaganda ng pagkakaalsa. Ito yung gusto ko sa putong bigas, yung parang nagbubulaklak siya kapag umaalsa. Ayan o, nakakagutom, lalo na kapag may kasama to na niyog, na mura. So ayan na nga mga manay, napakadali lang sundan ng ating recipe at dito ay nakagawa tayo ng 14 pieces na putong bigas. At nakita nyo naman yung ating mga sangkap na ginamit, no? Napaka-simple lang. Napakadali lang yung tanggalin sa kanyang molder. At kita naman ninyo, napakaganda, napakalambot. At isa to sa madaling ibenta. Kasi alam naman natin ang Pinoy, mahilig sa kakanin. At isa to sa talaga namang, alam mo yun, masarap ipare sa ginuguan. At kung gusto nyo pasukin ng negosyo, pwede nyo itong doblehin yung mga sangkap na ating pinakita sa inyo. So dito, hindi mo na kailangan magkamali pa dahil step by step ang ating pagtuturo. At the same time, nakita ninyo yung mga ingredients na aking ginamit na walang kaarte-arte. So nasa inyo na lang kung gusto nyo dagdagan. Sabi ko nga kung gusto nyo mas lalong pasarapin, lagyan nyo ng coconut milk, palitan nyo yung ating tubig o pwede naman ang gatas. Okay, so tatanggalin na natin sa daon ng saging. Wow! Ayan o. Napaka lambot. Ito yung masarap sa putong bigas. Talagang panalong panalo yung lasa. So ayun mga manay, hanggang dito na lang itong ating video na to. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod pa nating recipe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!